So ano tong International Conference of Information Commissioner at Information Commissioner, kung ano siya. So alam naman natin na hindi pa napipirmahan yung Freedom of Information Bill. Meron lang tayo is executive order ni former President Rodrigo Roa Duterte na yung mga information na kailangan ng tao o kailangan makita ng tao for transparency, lalo na sa executive branch. Pero yun eh sa term ng dating presidente. So, ibig sabihin, then executive order yun, magte-take effect yun hanggang yung presidente pumirma nun, eh nakaupo. Kapag natapos na yung termino niya, o nag-resign siya, wala na yun. So, importante pa rin na magiging batas. So, yesterday, June 19, 2023, tama-tama, birthday din ni Dr. Jose Rizal kahapon. Nangako itong si President Bongbong Marcos na yung administration niya ipapasa yung FOI Bill, o Freedom of Information Bill, na sinabi niya yon sa harapan ng mga delegates ng International Conference of Information Commissioners. So ano ba itong International Conference of Information Commissioners? Ito ay binubuo ng mga information commissioners at ombudsperson o ombudsman, kumbaga dito sa atin, na in charge in overseeing kung nai-implement ba ng maayos yung information for public access and data privacy for individuals ng isang bansa. Okay? Sila yung may contact sa law enforcement when it comes to yun na nga, yung access to public information and data privacy. And yung information commissioner, di ba? Kumbaga dito sa atin is yung namamahala ng Data Privacy Commission. Yun yung Information Commissioner. No? Tinitingnan niya kung may breach o may lumabag ba dun sa Data Privacy Act. Kasi wala pa tayong Freedom of Information Bill. So kung napirmahan na yung batas na Freedom of Information Bill, pati Freedom of Information, yung mga information na dapat lumalabas for transparency, at ano yung mga classified o hindi dapat malaman. So, yun yung pinifilter nila kung yung mga classified information ay nakatago at yung mga information na dapat makita ay lumabas. Kasama rin doon yung pagtitrace ng fake news. Okay? Lalo na sa social media dahil marami nagiging victims ng fake news, lalo na itong ating presidente. No, pag presidente ka talaga ng Pilipinas, talagang maraming fake news ang ikakabit sa pangalan mo. Halimbawa, ikaw ay government official o public servant, may mga fake news na ikakabit sa pangalan mo. So, kasama yon sa itinitrace at minomonitor ng mga information commissioners. Kasi sa ibang bansa, ganun. Sa ibang bansa, ganun. Talagang hinuhuli o minomonitor yung ano, yung lumalabag sa data privacy at dun sa Freedom of Information Bill. Ibig sabihin, kung ano yung information na kailangan nila na dapat malaman baka for public viewing yung information na yun. Kasi may mga information naman na classified. Diba? So, sinisigurado rin na it would be kept as confidential. Meron namang mga information na kailangan makita para mapatunayan na transparent yung ating gobyerno. So, yun. Yun ang ginagawa ng International Conference of Information Commissioners and Information Commissioners in general. So, sana maisabatas na itong Freedom of Information Bill or FOI Bill. So, yun lang po.